may tamar pa kayo tulad nito? Gawin nating tamar cake. Tara, samahan niyo ko. At ito ang cup na susukatan ko. Wala akong ibang available. At ito may nakuhanan ako ng buto. Isang baso. At ilagay ko ito sa malukong. At lagyan ng mainit na gatas. At idiin-diin lang. Isuot lang muna para maging malambot siya bago i-blender. At ngayon, naano na siya, lumambot na siya, i-blend ko na. I-blend ko na siya. Ayan, wapaw. Maliit lang kasi yung blender na nilagyan ko. Pero okay lang, tama lang to. Na-blend naman siya. At itabi ko muna to. Lagay ko sa malukong. At itong mga sangkap na gagamitin ko, ito may mantika, asukal, may vanilla, ito ang harina, itlog, baking powder, baking soda, may cinnamon, gatas, kondensadang gatas, at cream. At ito din ang tamar. Ngayon, ilagay ko na ang itlog sa bowl para ma-mix ko na siya. At ang asukal. At ang mantika. Tapos gamitan ko na siya ng hand mixer para maging smooth. I-mix lang siya ng mga 5 minutes. Medyo matagal lang para maging creamy talaga siya. Tiyagaan lang mag-mix. Ngayon, ilagay ko na ang cream. At ang tamar. Para maihalo ni siya. Gamitin naman ang hand mixer. Para mahalo siya. Pwede naman kamayin manual. Hindi mixer ang gamitin. Pero tinamad ako. Kaya gamitan ko lang ng hand mixer para maganda ang resulta. At ngayon, ilagay ko na ang harina. At ilagay ko na din ang cinnamon at vanilla. At ang ibang mga sangkap.
Kaya ito, ihalo ko na. Sakto na siguro to. Ganun ko na sa gilid. Ito na siya. At itong paglutuan ko. Pero, i-brush ko muna siya ng butter lang ang gamitin ko i-brush. Para naman mabango siya. Mas lalo siyang bumango kasi butter ang na-brush ko. Ito, ilagay ko na ang ginawa kong meringue. Ay, meringue bang tawag niyan? Ah, basta. Di ko alam. Ang bigat naman itong bal na nilagyan ko. Nakakangalay. Sakto na to. At ganito ito lang i-ano na ba to? I-ganito ko kasi para mag-siksik siya sa loob, sa ilalim. At ito na ilagay ko na sa oven. Maglagay muna ako ng tray bago ko ilagay ang meringue. Meringue ba? Iwan ko. Tapos lagyan ko ng mainit na tubig para hindi masunog yung puwet ng cake. Kahit napakalakas ang apoy, hindi siya masunog. At ito, habang nagantay ako na maluto, gawa ako ng syrup. Naglagay ako ng isang tasang asukal. Ito, natunaw na siya, haluin lang siya at lagyan siya ng isang tasang gatas. Freeze na gatas. At halu-haluin lang siya hanggang matunaw yung asukal kasi namuo yung asukal. Dahan-dahan lang. Kasi pagka tumalasik, mainit. Kailangan kasi tunawin ang asukal. Yan, ang hirap naman ito tunawin. Pwede naman ito wala, pero mas magandang may syrup siya. Optional lang to. Pero naganahan akong maggawa ng syrup.
At ito na, ilagay ko na ang cream. Di ko alam anong klaseng cream to. Basta nakita ko lang sa rep. Ito o, cream lang nakalagay. Eh, Arabic naman ang nakasulat. Basta may cream. At gatas na kondensada. Pero alam nyo guys, yung gatas kong kondensada na ginamit, iginawa ko rin. Kasi wala kaming ano dito. Hindi naman bumibili si madam ng Nestle cream na gatas at kondensada. Kaya nagawa ako. At ilagay ko na din ang caramel na powder. At ito'y paghalo siya lahat. Haluin lang siyang mabuti hanggang maging sticky siya ng konti. Konti lang. Pangit naman na mas ano siya, sobrang sticky. Yung tama lang. Kasi pag kakainin mo na yung cake, mas malinamnam siya yung may ano. At ito, loto na yung cake. Ano muna natin? Ano muna sa gilid para hindi dumikit. At ilagay ko na sa plato. Oh, ito na. Wow! O, di ba hindi siya nasunog? Ang puwet. Ngayon, ilagay ko na ang syrup. O, di ba maganda siya? Yan ang syrup. Kasi ang madam ko, kung magluto ako ng cake, kailangan may syrup. Gusto niya may syrup. At mag-slice na ako ng konti. Para matikman na din. O, di pwede na to pang merienda. Pwede pang ano ng kape. Pwede pang soft drinks. Oops, ito na. Oh, maganda. Wow. Matikman ko na to. Ito na siya. Thanks for watching.